Kapag meron kang multiple children, mas malaki yung percent na ibabawas sa bayarin mo sa childcare. Kumusta kayong lahat? Welcome back sa aming channel. Andun yung mga bata, kumakain ng umagahan ngayon. So ako ay gagawa muna saglit ng banana muffin kasi dadalhin namin sa banana muffin. Dadalhin namin mamaya sa park. Kasi kahapon pa nagre-request yung mga bata na gusto nilang pumunta ng park. So, ayan. Since wala naman kaming gagawin ngayon ay... Ayan, dadali na lang namin sila doon. At magandang panahon ngayon, mainit. So, ito, gagawa ako nitong muffin. Para may pagkain kami mamaya pagdating doon. This is done. Ipalo na natin siya sa... tray. So, ito na yung paboritong park ng mga bata. Bill Swift Reserve. Ay, may mga bata na doon naglalaro. Ang maganda kasi dito, kasi fully fenced siya. Sa mga katulad kong parents na may mga maliliit na anak, is a plus na fully fenced yung park. That's hard, no? Can you do it? Wow, galing naman ni Summer, oh. Good job. Good job. You did it. Good job, Baba. Wow, so clever. Woohoo. Careful, Emma. You want me to swing it? Want me to swing it? No. No. Ready? Whee! I'm gonna get down! You wanna get down? I'm getting down. You scared now? You want me to stop? There you go. Who's this kid? Boy. Are you going for a slide? Hi! Arte, may pag-glasses pang nalalaman. Banana muffin. Banana muffin? Yeah. Hmm. Hmm? Hmm? Kita niyo si Ando. Umaakit lang. Ando. Ang sama. Walang takot. And it's fighting. And it's fighting. Yeah. That's pretty scary. Ayan, nakauwi na po kami ng bahay at nandoon si Aling maliit. Ayan, tulog na tulog. Siguro napagod talaga siya kanina sa kakalaro sa park, kaya pag-uwi namin ay bagsak siya sa higaan, which is very unusual kasi nga ay ang most of the time ayaw niya talaga matulog sa hapon. So ayan, bagsak si Summer. So habang natutulog si Summer sa hapon, ang kambal ay nandiyan nagdi-drawing or nagbabasa ng book. Ayan, yan yung ginagawa nila for their quiet time habang tulog si Summer. Tapos, maya-maya ay tuturuan ko na sila magbasa. So, ang gagawin namin today ay tuturuan ko sila ng ABC.
Kasi nga, ano, next year ay papasok na sila ng big school. So, ayan, pinupush ko na na maturuan sila magbasa at magsulat para ready silang pumasok sa school. So, actually, mayroong mga nagtanong sa akin kung bakit daw hindi ko daw nilalagay yung mga bata sa child care para daw hindi daw ako masyado mahirapan since wala naman akong family support dito. Actually, gusto kong ilagay yung mga bata sa child care at saka para makapagtrabaho na din ako. Pero ang problema is napakamahal ng child care dito sa Australia, especially dito sa Sydney. Kahit na meron kang matatanggap na tinatawag na child care subsidy galing sa gobyerno, mahal pa rin. Kasi usually kasi ang multiple, kapag meron kang multiple children, mas malaki yung percent na ibabawas sa bayarin mo sa childcare. Pero yung ang problema, kapag kambal yung anak mo, hindi kinukonsider ng gobyerno na multiple children sila. Nakakatawa man pero at nakakainis. Pero ganun yung rules nila kasi sabi nila ay yung kambal daw ay very normal na daw these days. Unlike yung triplets, quadruplets, quintuplets, ayan. Kasi nga, dahil marami na nagpapa-IVF ngayon, usually kambal yung anak nila. So, ayan, hindi napabilang yung kambal para mabigyan ng malaking discount sa childcare. Kaya, kung ilalagay ko sila sa daycare, mamumulubi kami. Tatlo pa sila. So, kung magtatrabaho ako, tapos yung tatlo ay nasa daycare, yung sweldo ko, mapupunta lang lahat sa childcare, which is not worth it. Kaya, napagpasyahan namin na mag-stay at home mom na lang ako. At saka, ayan, tuturuan ko na lang yung mga bata na maging ready para pumasok sa big school. Ayan, kagigising lang ni Summer. Ala 3:30 na ng hapon. So, naka-isang oras din siya ng tulog. Ito nga, at masama yata ang pakiramdam kasi nga sinisipon siya. So, kagabi, puyat kami kasi si Summer at si Amber ay panagising kagabi. Kaya wala kami masyadong tulog. Si Ben, ayun, masama rin ang pakiramdam. Inuubo siya. So, kaninang umaga, tumakbo ko sa may pharmacy para bilhan siya ng gamot sa ubo niya. Tapos, pang nasal spray sa ilong ni Summer. Sakaling magbara yung sipon sa kanyang ilong. Kaya, pero okay naman, malambot naman yung sipon niya. Kaya okay lang. Pero siguro masakit yung ulo niya dahil sa sipon. Eto, bibigyan ko na ng merienda yung mga bata. Kaya lang, di yata magpapababa itong batang ito. So, ayan, bubuhatin ko na lang siya habang i-ready ko yung merienda ng mga bata. So, meron akong binili yung puto kanina sa may Filipino shop. So, yun na lang yung ibibigay kong merienda sa mga bata. Kunin natin. Ito. Yan. Tapos, prutas. Ayan. Yan yung merienda ng mga bata ngayong hapon. Nak, do you wanna sit down? Yeah. Sit down. Yeah. I'm gonna put that in the plate. Yeah. Yeah. Don't open it yet. What happened? Oh, nag-aaway na naman yung dalawa. Nag-aaway na naman yung kambal, nag-aagawan sa laruan.
What happened? Cold strawberry. It's cold strawberry. Yeah. My teeth are cold. My teeth are cold. My teeth gonna get cold. Because it's from the fridge, that's why it's cold. Nasaan ang puan ni Summer? Ayan, at least kumakain si Summer ng puto kasi kanina talaga hindi talaga siya kumain. Slowly, eat slowly. You get some more there. Gumaya na yung bata. So actually, meron kami strawberry doon sa ano sa garden. Kaya lang, yung hindi pa hinog. Siguro bukas pa siguro yun pwedeng kunin. Kaya bumili ako kanina ng strawberry sa may tindahan. Cold. Are you putting your baba to sleep? Bedtime for the baby? Yeah? Good night, baby. Ayan, kakatapos lang nilang maligo. So, nag-request si Summer na manood ng paborito niyang movie na Stickman. Ayan. Lagi niyang nire-request yan every day na panoorin. Stickman. Ayan. Sayang at wala akong makitang book niyan kasi yan talaga yung paborito ni Summer na makulit. What's that? Are you watching na? Ayan yung isa. May sakit yung isa. Hindi kami pwedeng lumapit sa kanya kasi inuubo siya. So ayan, natapos din yung movie na pinapanood nila. Nandito na kami sa kwarto ng mga bata. Ayan. Nagre-reklamo. Masama kasi ang pakiramdam. At saka gusto niyang dumede. Kaya lang ay pinapractice ko na siya na iwalay sa breastfeeding. So, ayan, masakit man sa kalooban ko na panoorin siyang ganyan. Kaya lang, kailangan maging consistent ako para masanay na siyang hindi dumedede sa akin. So, ayan, bigyan ko siya mamaya ng fresh milk bago matulog. Pero siguradong merong iyakan na magkaganap. So, saka siguro dito muna rin ako matutulog sa kwarto ng mga bata kasi nga ayun nga si Summer masama ang pakiramdam, tapos si Ben malakas pa yung ubo niya, tapos parang sisipunan din siya. So maghihiwalay muna siguro kami ng kwarto hanggang sa gumaling siya. Hindi naman kami nag-worry kasi nga wala namang bagong case dito sa amin ng COVID. I'm sure ano lang yan, nakuha niya lang siguro yung germs na yan sa park na pinuntahan namin. Pero wala naman siyang ibang nararamdaman na kung ano, kundi inuubo lang talaga siya. So, ayun. As much as possible, kailangan namin siyang iwasan sa bahay at saka hindi mo siya papasok ng office sa may sa city. So, ayan. Magpapaalam na kami kasi antok na rin itong mag-isang to. Actually, ang nare-reklamo niyan ay gusto niyan dumede. So, girls, you wanna say goodnight to everyone? Say goodnight. 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 So if you haven't subscribed yet to our channel, please subscribe and hit that bell button para lagi kang updated sa aming bagong upload. Thank you for watching, guys. Stay safe. Bye. Good night. Mwah.